Ano kaya mangyayari, no? Kasi maganda rin yung benepisyo ng calamansi, tas maganda yung benepisyo ng mga blue ternate, and kapag pinagsama yan, super. No, kasi pinoprotektahan ka po dun sa free radicals. So, anti-cancer siya, no? Re-regulate niya po yung sugar level natin. So, sa mga may diabetes din po, maganda itong calamansi, ano? Sana maging okay, ano? Kasi, sabi nila, magbabago yung kulay pag nilagyan ng lemon. Eh, pag calamansi kaya, wala naman kasi kaming lemon. Tsaka mas mura ito. Eh, parang nagbabago nga. Oh, ang galing! Ang galing, nagbago ng kulay, oh! Ay, ang galing! Hello everyone! This is Hermes and Help Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel! And for today's video, ano nga ba gagawin natin? Nakita ko po yung halaman ko dito ng puki ng reyna o yung blue ternate, yung mga tawag natin dyan, ano. Meron ng mga bulaklak, ano. Nung ginawan ko to nung video, naalala ko, may nagsabi sa akin na yung tsaan niya, kasi kulay blue yun, ano, nung gumawa tayo ng tea. Sabi nila, pag pinataka ng lemon, nagiging kulay green or yellow. Parang ganun yung kulay, ano. Hindi ko na maalala, no, pero ganyan yung sabi doon sa mga comments, ano. And today, tatry natin yan, ano. Pero wala ata akong lemon, ano. And naisip ko lang, bakit hindi natin itry calamansi naman, ano? Ano kaya mangyayari, no? Kasi maganda rin yung benepisyo ng calamansi, tas maganda yung benepisyo ng mga blue ternate, and kapag pinagsama yan, super ganda ng benepisyo na maibibigay sa atin, ano? Kapag ginawa natin tea. So, puntahan natin yung mga halaman ko na yan. Tapos tingnan natin sa ating garden. Tapos mamaya try natin, ano, yung sinasabi ko. Ayan lang naman yung gagawin natin ngayong araw na to. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. At ngayon nga pong araw na to, eto yung sinasabi ko sa inyo, no. Yung aking blue ternate. Yan, o ternate. Tapos tinatawag din yung puki ng reyna, pukingan. E tingnan natin, ano, yung mga bulaklak niya. Kasi dito ko pinwesto, before to nawala na ng mga dakon eh. Nung ating iniba ng pwesto dun sa malilim. Pero dito natampak yung araw, maganda sila na mulaklak, ano. Tapos maganda pa ngayon na ulan ng ulan, eh mas lumago, ano. At nakita ko yung mga bulaklak niya, nagsulputan na. So, tingnan natin ang malapitan. Tapos sabihin ko sa inyo, pasadaan natin ng mabilis yung kanilang mga benepisyo, no, na maibibigay sa atin, ano. Although, na-take up na natin yan dun sa last video natin. Pero, ngayon, tingnan natin. At sasabihin ko rin sa inyo, paraanan natin ng mabilis. Okay? Ayan, pakita ko na sa inyo. So, eto na nga yung aking blue ternate. Tingnan nyo. Mas kumapal siya dito sa pwesto niya. Mas nahiyang. Although, may mga gumagapang na damo. Napasama na siya, no. At, tingnan ko kung paano gagawin ko dyan. Pero, humaba na siya. At ayan, ang dami ng mga bulaklak, ano. Tapos, ayan. Meron pang isa dito. Kaya lang, medyo lang. Hindi pa siya masyadong malago, ano. Pero, masiyang siya dito sa kanyang pwesto, no. So, eto. Kaya siguro siya tinawag na ganun dahil nga doon sa kanyang korte, no. Pero merong isa nito, nakikita ko, parang ma-pink-pink yung kulay naman. Oo. Tapos, ito, kulay blue. No? At, yan. Ang pangalan din yan minsan ni Clitoria Ternate, yan. O, parang ganyan yung pangalan niya, no. Kaya, kasi nga doon sa hugis niya. And, ito, madami na yung mga pasulpot na bulaklak, ano, kunin natin. Pero marami pong benepisyo to. Ano-ano nga ba yung benepisyo ng blue ternate? Ang mga blue ternate po, maganda po yan. Para po ma-improve yung ating night vision. Tapos, pwede rin po to sa mga cuties natin at buhok, ano. Kasi nire-revitalize niya, no, at pinapaganda yung ating mga kutis. At kapag umiinom ka nito, no, at minsan ginagawa kasi itong tsaa, or kaya sinasahog dun sa mga salad, eh maganda po, ano, kasi pinoprotektahan ka po dun sa free radicals. So, anti-cancer siya, no.
makakatulong din po ito sa mga digestions natin kasi nire-relax niya po yung stomach muscle natin. Ini-improve din po nito yung heart and brain. Tapos pwede rin siya dun sa mga may diabetes, ano? Kasi anti-diabetic din po itong ating halamang ito. And ini-stabilize niya po yung ating blood sugar. Maganda rin po sa reproductive health itong ating halamang blue ternate. Tapos po sa ating respiratory health, napakaganda rin po ng halaman na yan, ano? So napakadaming benepisyo, no, ng halaman na to. Ilan lang po yan doon sa mga binanggit ko, no. At ngayon kukuhanin natin itong bulaklak na pukingan or puking ng reyna, yung ating blue ternate. Tapos gagawin natin siya at try natin yung sinasabi ko sa inyo kanina, no, pagsasamahin natin siya tsaka yung kalamansi. Pero tingnan ko muna kasi dapat lemon yung gagamitin, kaya lang wala akong lemon, baka same lang kasi maasim, ano. Tingnan natin, punta tayo dun sa ating ibang part ng garden natin, hanap ako ng kalamansi kung meron ako, ano, at subukan natin yan. So puntahan naman natin ngayon dito kung may kalamansi, alam ko eh sa part na to ng ating garden. Ayun. Maliit lang tong kalamansi ko dito, oh. Look yan, dinirekta ko yan sa lupa, ano, pero kita nyo naman ang liit yan, pero namumunga na yan, ano. Tingnan nyo, tingnan lang, may mga damo. Ayan, ang daming bunga kalamansi natin, ano. So pag-usapan naman natin tong mga kalamansi, ano. Ito pong mga kalamansi, maganda po yung mga benefits niya, no. Unang-una po dyan, sa kutis din po, napapaganda po niya yung kutis natin, ano. At dahil nga po itong mga kalamansi mayaman sa vitamin C, kaya niya pong palakasin yung ating immune system, ano. Pinatataas niya po yan at iwas sakit po tayo. Tapos at the same time, yung mga pamamaga, no, nilalabanan din po nitong kalamansi. Tapos maganda rin siyang source ng collagen ito, kaya maganda sa kutis din nito, eh. Tapos nire-regulate niya po yung sugar level natin. So sa mga may diabetes din po, maganda tong kalamansi, ano. Dine-detoxify niya po yung ating body, kaya kung marami na tayong toxic sa ating katawan, ayan po, magandang maganda itong mga kalamansi kung gagawin yung mga kalamansi juice or gagamitin nyo, no. Tapos ito po, nilo-lower niya po yung ating cholesterol, no. So nga matataas po yung mga blood pressure tsaka cholesterol, magandang maganda po ito, no. At the same time po, kapag halimbawa nanghihina tayo, binubus po nitong halamang ito yung ating energy. So yan, ilan lang yan doon sa mga benepisyo ng kalamansi, ano. Kunin na po natin itong mga kalamansi dito at ayan, ipitasin ko na yung mga yan, guntingin natin para po gamitin ko dun sa ating pinaplano ngayong araw na ito. So tanggalin natin ito, no. Ayan, gupitin lang natin. Ayan, siguro mga dalawa lang itong malalaki. Grabe to, ho, sa isang ganito apat kagad yung kalamansi. Ayan, nakakuha ako ng dalawa. Ayan, and gawin na natin yung activity natin, ano. So eto na nga po, at gagawin na natin yung ating pinaplano, no. Meron ako dito isang basong mainit na tubig. Tapos ayan yung ating mga blue ternate, ano. So kumuha ako niyan, apat yung kinuha kong bulaklak doon, ano. So lagay natin dito at tingnan natin, ano. At ganyan lang na may ginagawa ko dyan minsan, nalagay ko dyan. Tapos yan, pinapakulay ko na siya dyan. Oo, hayaan lang natin yan. Maya-maya yan, magiging blue na yan. Or pwede rin po, kung gusto nyo, mabilis, pakuluan nyo lang po ng ilang minuto, no. Siguro 2 or 5 minutes, pakuluan nyo yan, kukulay na po yan kaagad, ano. Pero, ito naman po, yung mga blue ternate, kapag ginanyan nyo, yan, magiging asul na yan, ano. Magiging kulay blue na, oh. Ang ganda ng kulay, no. So ayan siya, oh, look. Tingnan niyo yung kulay niya. Nagiging asul-asul na siya, oh. Tingnan natin, oh. Humahawa-hawa na sa tubig yung kanyang pagiging blue. So balikan natin mamaya kapag asul na asul na talaga, no. For the meantime, itay muna natin, no. At subukan natin halu-haluin ng konti. Ayan, hinahalo-halo ko na
para talagang kumulay ng asulan, no? Pero grabe yung kulay niya, oh, ang cute. Asul na asul, no? And ayan. And pag ito naging kulay blue na talaga siya, tsaka natin papatakan ng kalamansi, ano? Ayan. Pero kita niyo naman. Ayan, na-blue-blue na siya. Bluish na yung kulay niya, no? Tingnan pa natin kung magiging matingkad pa yung pagka-blue nito. Ayan na nga, naging tuluyang kulay asul na itong ating yan, tsaa, no? So, try na natin itong kalamansi. And ano kayong mangyayari? Sana maging okay, ano? Kasi sabi nila magbabago yung kulay pag nilagyan ng lemon. Eh pag kalamansi, kaya wala naman kasi kaming lemon. Tsaka mas mura to, no? Ayan. Oh my god, nigyan ko na siya ng isa. May parang nagbabago nga. Oh, ang galing. Ang galing, nagbago ng kulay, oh. Ay, ang galing. Akala ko magiging dilaw, nagiging ano pala, purple. Ang galing, purple yung kulay niya, naging violet, oh. Nigyan pa natin ng isa. Apat tong nilagay ko, eh. Pero tingnan natin kung mas maano. Ang galing naman. Ay, ang galing. Nakakatuwa siya. Naging kulay purple yung ating blue ternate. Oh, look. Oh, diba? Napakagaling. And, oh, diba? Yung dalawang halaman na mayroong magandang benepisyo, pag pinagsama nyo, grabe, no? Grabe yung magiging epekto sa ating katawan. Unang-una, syempre, maganda yung ating kutis kasi pareho sila, no? Na talagang nagpapaganda ng kutis. At the same time, syempre, pareho rin po siya na nilo-lower yung sugar level sa katawan, ano? Parang ini-stabilize niya. So, maganda rin po sa mga may diabetes, yung mga may cholesterol, no? Ang ganda ng benepisyo. Tapos, syempre, marami yung maitutulong sa ating katawan. Kaya, okay na okay ilumin. Tapos, ang cute pa, no? Pwede siguro to, lagyan ng yelo, no? Kung gusto mo ng parang juice-juice. So, lagay pa natin yung dalawa. Try natin, ano? Kuding. Oh my god. Kala ko lemon lang, ano? Ayan po, wag na kayo maghanap ng lemon. Kalamansi na lang. Mura pa. At the same time, kung may tanim kayo, o di hindi na kayo bibili ng lemon. O diba? Ang ganda. Ay, naminan natin to, no? At tikman natin ang lasa. So, ayan mga ka-MDP, meron na tayong juice. Actually, tsaa to kasi mainit. Pero pwede niyang lagyan to ng yellow, no? Kung gusto niyo ng juice-juice. Pero tikman natin, ano? Kasi nilagyan ko ng kalamansi kung ano magiging lasa. Kanina, tinikman ko na siya nung wala pa siyang kalamansi. And parang normal lang na tsaa, no? Pero this one, wow, ang sarap. Ang sarap pala nito, no? Napaka kakaiba. Parang kalamansi juice. Nakakaiba yung lasa, no? Subukan nyo po ito, no? Napakasarap. Ah, ang sarap talaga. Parang ang sarap sa pakiramdam pag iniinom itong ginawa natin, ano? Na kalamansi na may blue ternate. Blue ternate na may kalamansi, ano? So, ayan, nakita nyo na kung ano mangyayari, no? Dahil dun sa acid niya, yung kulay blue, nag-iba, no? Naging purple. Kala ko kanina dilaw. Hindi ko na kasi matandaan yung kulay, eh. Kung ano mangyayari, no? Pero nakita natin, nagbago yung kulay niya, no? At itry nyo po ito kasi napaka-nutritious and napaka-daming benefits kapag halimbawang ganito yung iniinom nyo, no? At somehow, makakatulong po yan sa ating buhay, ano? Kaysa bumili tayo ng mga mamahal na gamot or something na mahal na inumin, ito na lang po, ano? Mas healthy pa, no? At masarap pa, no? So, ayan. Masarap. So, ayan mga ka-MDP, thank you so much sa inyong pagsama ngayong araw na to sa ating video. At sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, ano, kung bet na bet nyo po yung gantong usapan, yung plants and gardening, syempre yung mga benepisyo ng halaman, ano, lagi po kayong tumutok dito. At mag-subscribe na po, pindutin ang subscribe button, pati notification bell,
para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search lang po Hermes Unaho or Mini Dino Park in Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Unaho, nagsasabi po sa inyo ng happy planting! Bye-bye!